Hi guys, this is Albert at ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano yung mga pwede mong i-build na passive income. Okay? Kung ano yung pinaka-common sa mga Pilipino, lalo na kung yung mga nagsisimula pa lang. Okay? So, ang unang pag-uusapan natin muna ngayon, bago natin talakayan yung mga passive income na pwede mong gawin, ay kung ano ba ang passive income. So, may dalawang klase kasi ng income. May active income at may passive income. Para sa mga hindi pa po nakakaalam, ang active income ay ito yung trabaho mo ngayon, yung sweldo mo ngayon. Okay? So, kaya tinawag na active kasi kailangan mo siyang gawin. Kung ititigil mo yung ginagawa mo, hindi ka rin sa sweldo. Alright? Parang ano siya, parang no work, no pay. So, the moment you stop, your income stop. Yun po yung active income. Isulat ko na lang para mas mabilis na. Siya yung active income. Alright. So, yung pangalawa naman is passive income. This is yung pag-uusapan natin ngayon. Ang passive income naman, guys, ito yung income na kailangan mo muna siyang i-build. Okay? So, ang passive, guys, kailangan mo muna siyang i-build. Hindi ka agad-agad magkakaroon ng passive income. Okay? Walang ganon. Alright. Kailangan may gawin kang something para mabuild mo itong passive income na to. Okay? So kahit wala ka nang ginagawa or minimal na lang yung ginagawa mo, yung earnings mo tuloy-tuloy pa rin. So ulitin ko guys ha, ang active income, no work, no pay. The moment you stop, your income stop. Okay? So yung passive income naman, ito yung konti na lang yung ginagawa mo pero yung income mo tuloy-tuloy pa rin. Okay? So pag-usapan na natin ngayon about sa passive income. Kung ano yung mga passive income na pwede mong i-build. Diba ang sarap-sarap ng ganun? Yung wala ka nang ginagawa, yung konti na lang ginagawa mo, pero yung income mo tuloy-tuloy pa rin. At ang maganda pa sa passive income, mostly, tumataas. Tumataas yung amount ng income mo. Okay, so unang source ng passive income, yung pwedeng source ng passive income is si stock market. Pag i-invest sa stock market. Bakit? Kasi kumikita ka sa price appreciation at dividend na wala ka nang ginagawa. Yun nga lang, sabi ko sa inyo kanina, kailangan i-build. Okay? Kailangan i-build. So, bago ka kumita sa stock market, kailangan mo muna mag-invest doon at kailangan mo nang i-build. Paano? Kailangan mo ng capital. Okay? So, magsimula ka sa 5,000 pesos hanggang sa dumami ng dumami. So, binibuild mo siya. Alright? So, yung kikitain mo doon, siguro mga nasa annually is 10%. Okay? Doon sa price appreciation, yung dividend naman, depende sa company kung gaano sila kadalas magbigay ng dividend at kung gaano kalaki yung binibigay ng dividend. Okay? So, ang pangalawa naman is pooled fund. Okay? Ano naman yung pooled fund? Ang pooled fund naman, guys, ito yung paglilikom ng pera sa publiko. For example, ako na, yung experience ko na lang, example ko sa inyo, no? Nagbigay ako ng mayroon akong kakilala na magbi-build siya ng business. Okay? So kailangan niya ng capital. So yung capital na kakailanganin niya is kinuha niya sa mga tao, sa mga kaibigan niya. So isa ako sa mga kaibigan niya. So nagbigay ako ng 100,000, nangako siya sa akin na bibigyan niya ako ng additional 10% in 4 months. Okay? So mas mataas kumpara sa stock market o yung expectancy sa stock market na normal na ano na return. Mas mataas na, mas malayo din sa bank, 'di ba? Kasi yung banko nasa 2% lang time deposit, okay? So, binigyan ko siya ng 100,000, after 4 months binigay niya sa akin 110. So, meron akong kinitang 10% or 10,000 pesos. So, yun yung example ng pooled funds, okay? Pangatlo naman, guys, ito naman yung real estate rental. So, ito yung pagpaparenta. Bakit kailangan mo i-build yung pagpaparenta? Siyempre, kailangan mo mag-build ng bahay para may parenta ka. Kailangan mo mag-build ng condo para may parenta ka. Hindi ibig sabihin na mag-build, ikaw yung magpapatayo. Ha? What I mean is, maglalabas ka ng pera paunti-unti para mag-build mo yung ipaparenta mo. Like warehouse, pwede rin parkingan, yan yung mga pinaparenta. Pag nagpaparenta ka, di ba wala kang ginagawa? Kung ikaw nagre-renta, anong ginagawa nung nagpaparenta sa'yo? Yung ano mo, landlord mo, di ba wala? Every month, hinihingi na lang sa iyo yung renta o kaya pinapa-deposit niya na lang sa bank account niya. So, magandang ano yun, example ng passive income. Actually, ito yung pinaka-common sa Pilipino. Okay? Wala kang ginagawa, may renta ka na. Yun nga lang, kailangan maglabas ng maraming pera para mabuild mo muna yung paparentahan mo. Okay? Ang pang-apat is franchising. Okay? May pagkakaiba yung ano ha, baka malito kayo. Franchisee sa franchisor. Ang kumikita dito is yung franchisor, hindi yung franchisee. Okay? Like me,
nag-franchise ako ng Showmaking Food Cart. So, ang kumikita sa, hindi ako, ang kumikita sa franchising na passive income, kundi yung may-ari ng Showmaking, which is JC Worldwide Franchising. So, sila yung kumikita ng passive income about sa franchising. So, hindi ako kasi franchisee ako. Okay, so ganun. Kung, so, kung meron kang naisip na isang konsepto ng negosyo na pwede mong ipa-franchise sa mga kaibigan mo at babayaran kanila, yan tawag doon kasi yung royalty fee. Okay? So, speaking of royalty fee, guys, meron yun ito yung panglima na ways ng kumita ka ng passive income. Writing books. Okay? So, magsusulat ka ng libro, tapos pag nasulat mo yung libro, ipapublish mo, siyempre, ilalagay mo sa mga bookstores. So, lahat ng mga lahat ng mga bibili doon sa libro mo, may kita ka doon. Okay? May royalty fee ka rin doon. So, wala ka nang ginagawa, pero kailangan mo na magsulat ng libro. So, maraming panahon ang i-google mo bago bumabuild yung passive income mo sa pagsusulat. Pwede rin e-books. Kasi yung e-books, papublish mo lang siya online, pwede nilang bilhin online. Okay? So, dahil doon, kumikita ka rin. Okay? So, yung pang-anim naman is network marketing. So, ito yung isang na maganda din na source ng passive income kasi yung pag-build nito is matrabaho pero hindi masyadong involved yung pera. Okay, paano yun? Maliit na halaga lang kailangan mo dito para magsimula. So, sometimes, one time fee lang. Isang beses ka lang maglalabas ng pera mo. Tapos, kailangan mo na ng maraming effort para i-build yung network mo. Kasi sa network marketing, the bigger yung team mo, the more naman yung kikitain mo. Okay? So, ang paglalabas ng pera is one time lang. Tapos, effort na lahat. Effort na hanggang sa lumaki ng lumaki yung team mo. At habang lumalaki yung team mo, yung kita mo, palaki ng palaki rin. At ang maganda dyan kasi, pag network marketing, pinapractice natin yung law of leverage. So, nagle-leverage ka. So, habang lumalaki yung team mo, mas marami na nale-leverage mo yung sarili mo. Hanggang sa dumating yung point na kahit hindi ka na magtrabaho or kahit hindi mo nagawin yung network marketing business mo, yung income mo tuloy-tuloy pa rin dahil sa mga binibigay ng company na mga override bonus, mga salesman's commission, or kung ano man yung tawag nila. So, palaki na ng palaki yung income mo na kahit wala ka nang ginagawa. Okay guys, so with that guys, ito lamang po yung mga basic or common na pwede mong gawin as your passive income pagka Pilipino ka. Okay? Kasi yun lang yung kabisado ko at yun lang yung pwede kong i-share sa inyo. Alright? So, para sa mga iba pang katanungan o kung meron kayong question sa akin or meron kayong mga suggestion, huwag po kayong magatubiling mag-message sa aking Facebook account. At para po sa mga karagdagan pang videos na gagawin natin dito sa YouTube channel natin, huwag niyo pong kalimutan i-click ang subscribe button at i-click niyo na rin po yung bell button para ma-notify po kayo kung meron tayong mga bagong videos. Maraming salamat. Once again, my name is Albert.